sa mga limang pangalan na binanggit mo. What's sexy about them? Okay, aga mula. Aga is aga. Okay, aga is aga. Aga is aga. Tingin lang. Okay, Richard Gutierrez. Iba siya talaga. Kasi nakasama ko si Chard simula nung umpisa talaga. Alright. Okay. Iba yung personality niya, yung charisma talaga. So, sexy yun para sa akin. Sam Milby. Sam. Well, bukod sa magandang katawan ni Sam, gusto ko yung color niya. You like the yung color. Sino pa yung pangapat? Jericho Rosales. Jericho. Well, yung color na rin. And pareho sila ni Sam na yung magandang boses, medyo okay. Parang rakis ting dating. So, alakas ang dating sa sandali, ha? Si Luis. Siyempre. Gusto ko yung paano. Siyempre. Top 10 question number 8. Oh, no, you! Angel, kung may isang lalaki sa iyong nakaraan, nasasabihan mo ng mga katagang, love me again. Sino ito at bakit? Wala po. Bakit? Wala, eh. Siyempre kasi, ako kasi Tito Boy, pag nagmahal ako, isa lang talaga siya. Siya lang. Pero pag nawala na, wala na. Top 10 question number 7. Angel, ano ang pinakamatinding intrigang hinarap mo at paano ka naapektuhan nito? Alin ho dun sa mga intrigang? Yan nga ang aking tanong. Sa lahat ng mga intrigang yung pinagdaanan, ano ang pinakamatindi? At paano ka naapektuhan ng intrigang yun? Wow. Sa... Medyo, marami-rami na rin po yung mga... Pero the first intriga that comes to mind? Pwede po ako magbigay ng tatlo. Go ahead. Yung sex video na napatunayan nga naman na hindi totoo, medyo nakabastos ho yun. Hindi ho medyo, nakabastos ho yun sa pagkababae ko. Okay, one. And pangalawa, yung sabihan yung nanay ko nakatulong. Foul sa akin yun. At pangatlo, yung mga nangyari last year nung transfer, yun po yung mga pinakamahirap na panahon sa buhay ko talaga. But you survived it all. Yes. Top 10! Dahil po yan sa mga nagmamahal sa akin tao talaga. That's true. You don't do it alone, sabi nga nila. Top 10 question number 6. Sabi mo nga kanina, Angel, isa sa mga intriga na nakasakit talaga sa'yo ay noong nasabihan nakatulong ang mami. Right now, I'll give you the chance. Kung may sasabihin ka sa iyong ina, ano yun? Kay mami, ano ko lang po ah, si mami sa kasi daddy separated, so medyo iba yung kung paano kami ngayon. Pero okay kami ni mami. Si mami kasi napaka generous, napaka bait na tao na lahat ibibigay niya sa ibang tao, kahit wala na siya. So yun lang sana yung kung pwede man ako siguro mag-advise sa aking nanay, di ba? Kung po pwede man yun, gusto ko sana na, advise unahin niya sana yung sarili niya. Makes a lot of sense. Kasi ako, nandito lang naman ako forever para sa kanya. Nandito lang ako magkatrabaho ko. Pero gusto ko yung pinaghihirapan ko sa kanya. I understand. Top 10 question number 5. Angel, let's talk about Dad. Kung mabibigyan ng pagkakataong makakita si Daddy, ano ang gusto mong makita ni Daddy kay Angel Oxin? Lahat. Lahat-lahat. Yung mga billboards ko. Ano ba ito naman? May music pa talaga. Ito naman itong top 10 nyo to. Tapos yung sure ako ngayon kasi hindi niya na ako nakita simula nag-artista talaga ako. Plus yung brother ko, hindi niya nakitang... lumaki. So, ang daming bagay yung bahay na binigay ko sa kanya na hindi niya nakikita, hindi niya ma-appreciate yung mga hagdanan na ayaw niya. Ang daming bagay. Gusto ko siyang maikot. Gusto ko siyang minsan masama sa ibang bansa. Kaya lang, medyo hindi kasi po pwede dahil mahirapan siya umikot. Kung may ihihingi ka ng tawad kay Daddy, ano yan? Tawad? If you were to ask forgiveness,
Sobrang stubborn ko talaga. Ako yata yung pinaka-stubborn na daughter. Kasi iba yung big connection namin ng daddy ko eh. Very open ako sa kanya. Pwede na yung pag-usapan ng kahit ano. So, ang dami kong nasasabi sa kanya na nararamdaman ko talaga. Hindi ako takot na sabihin kay daddy. Kasi gano'n siya kagaling at kabuting ama talaga. So, sana ano, sana buwasan ng konti yung pagiging stubborn ko. Top 10 question number 4. Angel, sa puso mo, I mean, puso sa puso, kailan mo naramdaman na tunay ka ng kapamilya? Kailan ko po naramdaman na tunay na kapamilya ko? Siguro po, Tito Boy, nung simula nang tawagin ako ng taong Laika, dun nag-sink in sa akin. Kasi ano eh, noong una kasi, nandito ako, sobrang hungry ako para i-prove yung sarili ko. So, yung makilala ka ng tao bilang sa karakter na ginagampanan mo, malaking bagay ko sa kanya. So, parang feeling ko, tanggap na nga po ako ng kapamilya talaga. And lalo na Tito Boy, share ko lang po, nung nag-premiere night po kasi kami sa States, tutuwa ako kasi sa Pilipinas nasanay na ako na Laika, Laika, nasa Sinuwa, ganyan-ganyan. Pero doon nagpulat ako na tinatawag ako ng Laika, parang Talaga? Kilala mo ako? Kilala mo si Laika? So yun na, nakakatuwa lang po talaga. Nakagaan po ng feeling. Top 10 question number 3. Angel, totoo bang dito lang sa ABS-CBN, naramdaman mo na isa kang tunay na actress? Totoo? Bakit? Hindi totoo? Bakit? So, komplikado po yan ah. Well, syempre utang ko po kung sino man si Angel Oxine ngayon, syempre sa GMA, sa kabilang network. Pero masayang-masaya po ako at naging ganap na actress po ako dahil sa ABS-CBN. At malaking utang na loob ko po to sa kanila. Wow, come on. Malaking utang loob ko po to sa kanila. And, iba yung mabigyan ka lang ng malalaking proyekto like yung nung Lobo and yung Love Me Again. Masaya na po ako dahil, lalo na po yung MMK. At, nabigyan ako ng chance para patunayan yung sarili ko at i-challenge pa po yung sarili ko. Tough.